Yun mga master, ano, nandito tayo sa Porok Cold Spring, ayan, no? Napakadaming naliligo, ayan. Bali, galing sa ilalim ng vulkan, Cold Spring nga, dahil ito yung nasa ilalim pa ng vulkan na tubig. Napakalamig talaga, para siyang ice water. Ayan, bali tapos namin naligo. Di na ako nakapag-video kanina dahil sobrang lamig talaga. Ayan, dami siyang maraming naliligo sa lugar na to. Ayan, no? Maganda, napakalinis na tubig, running water. Dahil bali yan yung vulkan, mga master, dyan sa loob na yan, Vulkan Bulusan. Ayan, so pack up na kami dahil pupunta kami sa isang hot spring naman. Maghahanap pa kami ng ibang papasyalan. Napakaganda. Ayan, lugar. Ito mga cottage. Ayan. Ito yung entrada nila. Balik palabas na kami dahil nakaligo na kami sa loob ng Porok Cold Spring. Ayan. Sa mga taga Maynila na gusto pumunta rito, ito tayo, nandiyan yung ating entrance fee. Ayan. Para sa adult, 40 pesos, sa children, 30 pesos. Bali yung cottage niya, may tatlo tayo pagpipilian. Concrete cottage, 200, napakalaki na. Kasi yan ang mga 20 person ko yan, no? So, malaki yan. Bali ito yung time nila. Ayan, alas 6 ng umaga hanggang alas 4, ang closing time alas 5, hanggang alas 5 lang po talaga. Ayan, maraming salamat sa Orok Cold Spring. Sa napakagandang lugar para sa mga gusto maligo ng, halimbawa, init na init ka na, masyal ka lang dito, siguradong tanggal yung init mo. Ayan, no? Paalis na po kami. Pupunta kami sa Hot Spring Sambinon. Maraming salamat. Yan ang mga master, ano, galing na kami sa saan ba tayo galing kanina? Sa Orok, sa Cold Spring. Bali yung Cold Spring po kasi talaga malamig, literal na malamig. Ngayon lumipat kami sa Hot Spring dahil mainit talaga siya. Ba't kaya ganun? Iba yung malamig sa Bali ito nga pala yung Sambinon Hot Spring is galing siya sa Vulkan Bulusan, yung kanyang init rekta rito sa Bali running water tong nandito. Maganda yung pinapaliguan namin. Ayun nga, no, mga master, ano, dapat mag-enjoy lang tayo sa buhay. Dahil habang bata, may pag-asa. Habang bata, huwag niyong isipin ang gastos, dahil yung gastos is iniisip talaga yan. May feeding program kami. Mainit talaga siya, siguro mga to. Maligam-gam na pa yung tipong kakukulo lang ng tubig na nakasalang sa kalan, tapos sasalin mo agad siya doon sa timba. Ganun na ganun yung init niya. Yun, the best para sa mga matatanda, yung mga sanay sa malamig na lugar, tapos pupunta kayo rito. Napaka affordable ng presyo rito kasi 65 pesos lang entrance, tapos 250 yung cottage, good for 15 person. Ayun na nga, no? Nasa Erosin nga pala tayo, Erosin Sorsogon. Talagang maganda. Pakalamig. May enjoy mo talaga siya dahil magbababad ka talaga sa tubig. Ayun, no? Yan, kasama nga natin si Kuya Cesar, si Pael, kasama natin. Yan, yung boyfriend ni Minmin. Ayun, no? Yung tatlo. Oh, wow, ganito ng mga formahan niya. Bali, nandito nga pala sila kasi nandito yung charging.
Wireless nga po pala yan. Wireless yung charging dyan. Pag pinato mo yung cellphone mo dyan. Oo, kailangan ganun. Pil na pil nila o. Siyempre, shoutout sa aking asawa. Ayan o. Naka-swimsuit dyan pero hindi po talaga siya naliligo. Dahil, uy, mababasa. Ayan ano. Pag galing kayo Maynila at pupunta kayo rito, napakadali lang hanapin. Search nyo lang sa Google Map ang San Binon Hot Spring. Nasa Erosin Sorsogon tayo. Ayan. Ayan, enjoy lang tayo mga master. Yon, good morning mga master. Pang third days natin dito sa Baluarte ng Sorsogon. Balis, ha? Simula Friday. Oh, Monday na ngayon. Oh, huwag na magipagdalo, vlog ko to. So, ayun na nga, no, nandito tayo sa Paguriran Island. Ayan. Bali, tumatawid kami galing doon sa cottage, papunta rito sa mga bahura at tawag dito is mga coral sa mga rock formation. Nasa bandang gitna to. Ayun na, ang ganda rito dahil napakalinaw ng tubig. Di lang natin pwede ilubog ang ating cellphone dahil talagang namang mababasa. Ayun, no. Bali, time check natin is 7 o'clock in the morning. Ito yung perfect time para pumunta rito dahil paghapon mga master, ang tubig dito is napakababaw na. Hanggang malalakaran mo talaga itong buhangin na ito. At doon yung may tinatalonan. Marami akong nakikita dati na mga bata na tumatalon simula doon papunta doon sa... Anong yan? Ayan o. Shout out sa ating mga basher. Ayan o. Napakalamig ng tubig o. Yan. Pupunta tayo doon at ating ibibidyo ulit. Tara dito tayo. Ayan, pupunta kami sa taas. Palagay ko ito yung daanan. Tawa kami tumami. O, saan tayo pupunta? Bakit dito? Eh, pulot sa auto. Aray ko. Aray ko. Anong gagawin ko dito? Oh, ngayon akit ako. Ganto lang ako. Ngang. Yan, so ayun mga master, ano, napakaganda rito sa Sorsogon. Hindi na ako masyado nagbibideo dahil alam ko naman na wala namang manonood ng aking vlog. Pero i-upload ko to for memories. Bigyan ko lang kayo ng idea mga master, ano, lalong-lalo na yung mga trip nila lagi mag outside trip. Kumbaga, gusto lang nila mag-unwind. Napakadabis po rito. Hanapin nyo lang po yung sa Google Map ang Paguriran Island. Napakaganda dito. Kung pupunta kayo rito ng ganitong oras, 7 a.m. siguro hanggang mga 2 p.m. kasi pag bandang hapon na, mababaw na po ito at wala na po kayong maabutang tubig na ganito kalinaw. Dahil halos ano na talaga hanggang paan na. Kumbaga nalalakaran na to kasi wala na nga yung tubig. Ano, low tide na kung tawagin. So ganito, high tide siya, napakaganda kasi napakalinaw. Di ko na nabidyohan yung tinalonan ko doon na napakaganda. Yung talon doon is hanggang 20 feet. Yung taas, saka yung lalim nasa 30 feet. Napakalalim talaga. Magbaon lang kayo ng googles. Googles o goggles? Yon, magbaon kayo ng goggles para ma-enjoy nyo yung ilalim ng dagat. Dahil
Meron dito mga coral, makikita nyo mga pagi, saka may ano rin dito, baby shark, saka daddy shark. Ayun, no? Napakaganda. Para siya nasa Palawan. Wala lang talagang express kasi Palawan lang talaga. Woo! Alas na yung biwi tayo. Ayan na, napakaganda ng mga view. Ah, kaso against the light na eh, pag nandun. So, dito pa rin tayo. Mahirap lang ihanap ng pwesto yung ating cellphone. Ayan.